lanes, andoon. Kahit na nakita ko dahil ito eh, yung even may Lord, nagka-cut ng lanes yung Natalia. That is very effective. Kumbaga parang hindi niya na kailangan talagang bumuo agad ng core items, diba? Para lang maging useful siya na hero dito na magko-complement sa lineup na meron sila. Yes, tama ka dyan. And I think meron din naman yung paraan dito, no? Yung solid para mapahilan nga yung mga possible cut lane na gagawin ng Liquid. That is going to be the backshot. Pero let us see kung paano nga ba nila i-outperform yung next play Liquid, kasi mag-uumpisa na tayo dito sa ating Land of Dawn. Next play solid versus next play Liquid is going to happen. And look at this, on the bottom lane, medyo nagkamali yan, tanapasa sa sumpak, hikos legit yung Dukam, yung Chu, the nakapwil connect, wala siyang quad shadow dito. I think the shuriken is the skill that is put on, and yun na nga, shuriken ang kanyang nilagyan, and there goes the... Quit smoking for good with new Nicorette. Control your smoke cravings and increase your success rate. Agad-agad. And the momentum is wisely falling onto the hands of next play solid. And evidently, ang nangyayari dito, medyo hindi siya kasi mapakali. Pinuntaan niya agad yung bush. Yun nga lang, napasama pa nga. Samantalang next play solid, and dito, binantayan, tinuman team na yung bottom lane. Samantalang Lancelot on the other hand would just go after those buffs kasi kailangan niya mas secure as early as possible. Look at this, ah. Ang ganda ng ginagawa dito ng next play Liquid na si Lancelot would go for the mini jungle camp while si Sylvana is busy damaging the orange buff, which means pagdating nung Lancelot doon sa orange buffs, all he need to do is retreat tapos punta na kagad dito sa ating maliit na beetle bug. Pero onto the middle lane, look at the harassment na binibitawan dito. The aggravation is real coming from the Natalia, pero siyempre with this Farsa, with ooh, the help of Jubong, Yisun Shin, there goes another takedown para sa next play solid. Na-stun, nakala niya makakaligtas na siya, pero awit naman sa'yo Lods. Pero on to the top, lintik lang walang gandi dahil next play solid, MB together with Bien, unti-unti nilang binabakbakan yung top lane kasi yun nga lang, meron pa yung outer shield, pero look at the back siya, giving enough mission and vision, tapos nagka-cut lane pa. Yun yung medyo bad trip kapag merong back siya eh. Kasi kumbaga yung plato, babato-bato niya lang, tsaka napaka-tanky niyan. Pero speaking of tankiness, mukhang eto na nga, win a one-on-one dito ng next play solid, etong ating turtle. Pero tingnan mo, walang nagko-contest Baymax. Yes, I think they don't want to contest this unless kompleto na sila. Pero speaking of kompleto, walang kasama dito ang miyembro ng next play solid kasi mas kompleto yung next play Liquid. Pero ang kunat nung backshot natin, look at the regenerative powers na kanyang binitawan with the help of the revitalize. Talagang hindi mo siya mananakawan ng buhay kahit na apat pa kayo na bumanat sa kanya. And as of now, 2-0 tayo, 2 minutes 30 second intergame. Item wise, 1-1 natin going for the Corrosion Sight wise yung Lancelot natin dito. Siyempre, going for the jungle item wise on the bottom lane, hayabusa natin yung Sinis ultimate just to clear out the minion wave kasi hindi niya magagawa. The way of the dragon will connect with the basic attack. There goes another kill para sa next play solid. Pero I think hindi pa tapos. Rumeres po pa ang next play solid kaso di nila magawa yung Natalia. Though, I think hindi nag-work out yung Natalia ng Liquid dito. Oo, yun nga. Kanina pa natin inaantay na tugon ng even the threat, which is dapat early part ng game. Ito yung kumbaga para siyang Selena. Doon natin malalaman kung ano yung magiging turn of the tides. But rather, medyo nagiging passive yung Natalia. And speaking of being passive, parang magkakadaanan lang silang dalawa. Kahit na nandun yung repa niya si Togo, nag-aantay lang for this Natalia to finally engage. Kaso yun nga lang, pinadaan niya lang. Kumbaga kung jeep yan, lumagpas ka na sa paroroonan mo, talagang hinayaan niya lang. Yes, kayo. Na eh, no? Hindi ka narinig ng driver. Pero speaking of driver, nako, may magdadrive sa top lane. Gugulong ba yung backshot natin against MB? The dragon form has been activated, but he is very low on HP wise on the bottom lane. There goes a pick off na sagot ng next play Liquid. This is very good as of now para sa Liquid kasi yung top lane nila is mapipitas din ng next play solid. Oo, pero hindi lang doon nagtatapos Baymax dahil nakapitas din sila ng isa sa puntalang magiging dalawa nga ba dahil na-pick off din nila finally ang 1-1 pero 3v1 situation onto the bottom lane. Pero here on the top lane, this will be 2v1, Natalia ang binabakbakan. But there you have it, Lancelot finally napigtas Way of the Dragon sa mukha, under the nose of the turret, pero hindi na nga siya makakatakas pa at double kill para sa ating Farsight. That would be a trade of 2-0. Mukhang medyo napingasan sila dahil yung turret ay napunta pa dito sa back siya.
they need to find a way para makahabol dito in terms of gold kasi next place solid, unti-unti nilang pinapalaki yung gold gap na hawak nila, and as of now 4 minutes into the game, I think 1-1 already has the corrosion site dito, while sa kabilang side Lancelot still at the Raptors Machete Hayabusa going for the Blade of Heptasis na medyo natatagalan siya ngayon. We're already hitting the 5 minute mark pero wala pa siyang core item as well, as in Yuzong was onto the bottom lane talaga namang 1-1 and Cho would really want to take the turret na, pero here comes the backup coming from Togo kasi hindi sila makakapalag because of the Mountain Shocker na re-reveal talaga ng next play solid most of their location kaya hindi sila makapag-gank, pero this time secured na ang third tier turret ng ang next play Liquid sa bottom lane. Uy, yun nga no, nakita mo naman, 1-1 nag-chacha lang doon sa may down bottom at hindi na nga nila napigilan as the Way of the Dragon and did connect together with that Feather Dare Strike just to secure that kill, and that would be another one para sa next play solid, pero mo ang dadalawa yata sila dahil yung tower dito sa may middle lane ay kanilang mapapatumba, samantalang Natalia nangangati, nag-iisip kung sino nga ba ang kanyang titirain at hindi siya mapakali, pero eto na nga po, shadow kill has been committed, pero 1-1 napilitang lumipad, and there you go, another kill para sa next play Soli. Pero tingnan mo yun, Natalia, nag-aamoy eh, mukhang tinitingnan niya sino pa nga ba ang masisetup niya, pero eto na nga po, natatadyaan ang Way of the Dragon din sa mukha, pero 1-1 finally has been shattered down, 3v1 situation, pero YSS finally nakapick up pa ng isa, eto na nga yung rolling in the drift and finally nag-drift, cosmetic lens has been connected and together with the Imperial Justice Castle, yun nga lang mapipilitan mo na mag-back dito si Bien dahil siya ay a little bit too low, and the flicker has been committed as well by Togo. Grabe yung back shot natin coming out of nowhere. Talaga namang nag-drift eh, oh. Hindi ka mapapakali kapag nakita mong may ganyang kalaking gulong na papalapit sa'yo, especially if very low on HP ka na. Pero as of now, next play solid would actually take the turtle. We would see a contest para hindi maagaw ng Lancelot natin. Another teamfight is going to be engaged. Kaso mix and match lang ang naganap dito. Walang pataya. No casualties for both of our team. Pero as of now, rotation-wise, mas maganda ang ginagawa ng Liquid. Kaso poorly execute lang talaga. The Natalia, ang dami niyang vision na nabibigay. Pero syempre, next play solid, meron ding vision with the help of the Mountain Shocker. The only lead na pwedeng kunin dito ng next play Liquid is kung mapipick off nila itong Yi Sun Shin. But sadly, hindi nila magawa. Kasi hindi siya masyado naglalabas. Pero speaking of labas, nandang pinalabas sa turret. Yung Yuzong natin. Pinalabas sila sa turret yung Yuzong. Tinadyakan eh. Ang daming skills actually ang kinumit nila para ma-secure yung kill. Ito yung napapansin ko sa solid, no? Forza together with Cho, sila talaga yung match up. So the moment na matadyakan and to secure that kill, nag-feather their strike din at the same time yung Forza natin. Kumbaga parang andyan na hindi siya kill still but rather kill secured. And ito na nga yung sinasabi mo, Baymax, no? Natalia was able to go flank from behind kasi yun nga lang, hindi siya nakakapag-commit at the same time, Bien na bakbahan, Feather, their strike has been utilized para ma-shoo away silang lahat dito sa may middle lane. And there you go, another turret will be taken down. Samantalang dito sa bottom lane, Shadow Kill has been committed together with that. Pero sumpak, mapipilitan, puntikan na nga siyang mamatay at mapipilitan na nga siyang mag-back. Nako, this time round, Ate B, pinatunayan na naman ng next play Liquid na maganda yung rotation na ginagawa ng Natalia natin, pero hindi niya ma-execute yung plano na kanilang hawak dito. Pero as of now, next play Liquid on the bottom lane taking down the second tier turret and walang magawa ang kanilang kalaban. Natalia is very busy finding someone on the jungle camps of the enemy team kasi walang tao doon, pero dito sa top side, delikado ngayon ang kalagayan ni Sumpak. Here goes Baksha. Baksha is still there. Cho is waiting for the perfect opportunity para makapag-jit kundu. Tapos Wave the Dragon, Shadow Kill has been activated. Wala ng Quad Shadow para makatakas. And there goes our Hayabusa. Whilst off-cam kill naman tayo, nakakuha din naman yung ating Farsa. Oh, finally, Forza namatay din at the same time, pero eto na nga, binabakbakan na din at the same time, na next play solid ang ating turtle, and uncontestedly Baymax nakuha ulit ng next play solid. Yun nga no, kanina pa natin nakikita, actually Natalia, ang ganda ng positioning niya, when it comes to vision, na
napupunan niya properly yung kanyang responsibility. Yun nga lang, without enough damage. And also, hindi nag-iiwahiwalay kasi ang ginagawa ng next play solid. And there you have it. Mountain Shocker has been popped out as well. Pero this is the battle between Baksha together with Natalia. Nagugulo nga, nagdi-drift-driftan lang dun sa may Gedli. Pero dito sa may middle lane mo ang may another one na setup. Ang gusto nilang bitawan. Pero Togo, magbaback na lang muna dito kasi sabi niya, a little bit too early. Wala pa namang nangyayari. Kaya kailangan stay chill, Frosty. Nako, mukhang nagkamali yata ng pasok dito yung ating Natalia. Kaya Feathered Earthstrike is going to be committed, pero makakatakas ka ba? Look at this, meron siyang mark ng 1-1. Kaya even though he's in the invisible state, talaga namang mamamataan. Pinipilit tumakbo kasi hindi na makakatakas against 3 members of Next Day Solid. Wise yung 2, hinahabol dito ng 4 na membro. Imperial Justice will connect. Show with the Jit Kundu, knocking up 4 members. Phantom Execution that's been cancelled, pero ma-activate pa rin with the Flicker. Nga lang, makakatakas siya from deep the members. Here comes Baksha. Tirmaan na si Togo. Togo ang nagiging target dito, pero sabihan ng pinaka sila zone out niya. Ayaw niyang patakasin, pero makakatakas ang Dirman. Togo is the only one left, pero Feathered Earthstrike has been committed. Look the damage output na binitawan niya. Kaso this is talaga coming from Next Play Liquid. Ayaw nilang pumalag, knowing na hindi pa nila kaya, pero hindi pa atatapos. Subak na naman niya namataan dito using his ultimate just to try and escape. Makakapag-shadow nga ba? Hindi na makakawala. With Jumong taking that monster kill, Yesushin going 6-0-1 against Next Play Liquid. Oot, mukhang medyo na wrong turn, no? Feeling ko masyadong nagpapad yung Hayabusa natin dun sa may middle lane. Kasi the moment na syempre napansin mo wala nang nandun sa top, dapat medyo umiwas ka na. Pero speaking of mag-iwas, hindi na nga nakaiwas pa dahil natadyaan sa mukha. Hindi na nga nakapag-black dragon form pa. Pero there goes another Mountain Shocker. It has been utilized as well. Pero Natalia, andito lang just lurking and chilling in the corner. Tinitingnan niya, babantayan niya kung sino ba yung makulit at mag-aarit dyan sa Lord. Pero tingnan mo, Bea, even though ganun, ang ganda ng vision talaga eh. Ito yung natutok sa Natalia, maganda yung vision kasi yun nga lang, the mission. Hindi nila magawa ng proper execution. Hindi sila makapag-commit ng ayos, pero yung Next Play Solid dito, in terms of commitment, talaga namang papalag kahit kanino. Togo ang nagiging nagiging ulam nila, talagang pinapapak. Look at this, Phantom Execution has been used to try and escape, pero Baksha still on the go, delaying the enemy team. Togo would try to initiate a fight kaso hindi na makakawala. Whilst dito, speaking of di nakawala, hindi talaga papakawalan yung ating Natalia. And there goes another takedown. Sinubukang mag-recall kaso wala na talagang other choice para makatakbo. Binantayan na lang. Ayan. Wala nang no choice, no? Inaantay ko talaga kung paano sila magkakapatayan. Kumaga parang nagkalingkisan, nagkakaimbutan na nga lang sila. And there you go, mga kaibigan. It's been 12 minutes on the game, pero 15-4 ang score natin. And Forza does have right now Lightning Truncheon and COD. Pero yun lang nga, no? Agad-agaran, masyado nang makati. Hindi na nila matake it positively kasi the moment na mag-pop out na itong Feathered Airstrike, eh, talagang para silang langgam na talagang hindi na magkatubilim. Nagbaback na rin sila agad. Yung sinasabi ko kanina na zoning capability ng Farsa, evidently nakikita natin. Kaya talaga hindi sila makapag-set. Even to go, hindi na siya makapasok at hindi makapag-set. Pero ito na nga, lumiling isang dragon. Oy, another set. Kinakembuta na nga pa. Wow. Another setup is Upperglass. Imperial Justice has been committed as well. Pero mukhang wahampas din at winawas-iwas ng Lord. The Lord is in already and the objective is rear. Tower Lock is real as well as Next Play Solid will be the one to secure our first game para dito sa ating third series. Yes, and Ate B, napansin ko lang din dito, no? Take me to the top, take me to the top, take me to the top, take me to the top.